dito tayo sa Baras, Rizal, at pupunta tayo sa munisipyo at pupuntahan natin si Mayor Willie Robles. Nakakatuwa rin na pati si Mayor Willie ay nanonood lagi ng agribusiness. So nung nagkaroon ng chance na ano na nakita kami sa Tanay, sa Wendell's Al Fresco sa Tanay. Nagkataon nakita kami doon at naging interested ako na mapuntahan si Mayor Willie kasi ang alam ko may mga project siya about organic farming. So interesting lang. So sobrang magka-interest ako. Yun na yun ba? Ay, Murong yan. Bayan na Murong yan. Okay. So nasa Murong pa lang tayo. So ngayon, magmi-meeting lang tayo ngayon. Tingnan natin ano yung mga possible na pwede nating i-develop as feature stories sa kanya, sa kanyang munisipyo. Basically, meeting lang muna today. Explore lang natin. But nag-decide ako na i-video na rin kasi sayang madalas yung mga ganitong mga meetings. Ang dami nating insights na napupulot. Kaya we might as well i-ano na rin, i-develop na rin as one content. Morning. Okay, so, tara po. Ay, Nitay. Okay, sige. Okay. Welcome po sa mga magandang karasal. Yes, sir. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.co. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Naalala nyo po yung agritourism farm tour natin sa Thailand? Mauulit po yan, this time para naman sa Fruit Orchard Tour for Agritourism. So May 31 to June 3, 2023 po yan sa Chantaburi, Thailand. 11 seminar topics, 10 farm tours. And this time, kasama po tayo dyan as one of the speakers at I will discuss digital marketing. Importante po yan para sa mga farm owners na magkaroon ng online presence ang inyong mga farm. To register, visit Facebook page of Inspired Learning Tours. Pwede kayong tumawag or mag-text sa 0917-5066-876. Siyempre, mayroon pong discount para sa mga subscribers ng agribusiness. Mayor, morning po. Morning, sir. Si Doc, hear me. Hello, sir. Morning po. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Inano ko talaga, sir. Nagbakante ako para... para mapuntahan na kita. Morning. Si Agri, tsaka si Budget Officer. Ay, morning, sir. Morning po. Nagkahanga mo yan, pare. Hey. Nagkahanga mo. Sikat ka din sa amin sa Baras. Thank you po. Oo, sikat ka sa amin. Ano, ha? Kalakilala ka, buong mundo. Ay, salamat ano si Jojo. Engineer Jojo. Hello, sir. Si Happy na Agriculture, si Budget Officer natin. Tapos si Doc Hermie. Doc Hermie siya President ng URS University. So retired na siya. Eh, sabi ko tulungan ako rito about organic farming. So lahat na, natulong na ako pati sa farming, saka lahat sa office. Ha? Eh, maayos naman ito, masipag. Yung ano nyo sir, yung karatula nyo, the first organic town. Yeah. In the Philippines. In the Philippines.
kami yung una-una nagtiklaran ng araw, nung una ko umuwi doon, 2004. Inisip ko na kasi. Sabi ko, 1,000. Marami naman na tinapong na parang. Marami naman na natuto. Hindi yung para mababuhay natin, huwag kang kumain ng chemical. Parang gano'n yan. Yung mga insecticide na nakakalaso sa katawan. So may sumusunod, merong sumusunod sa lumang tradisyon, meron namang hindi sumusunod sa bagong tradisyon. Ano, ganun eh. Yan ang ating ano ngayon. Meron kami ni Sir Buddy na ano, na ginawang programa, Doc. In support to that organic town po, yes, the whole country. Si mayor po yun, nag-support at almost a million of pesos for that kind of project. Mm-hmm. Meron po tayong almost, how many farmers? 98 po yung ating. 98 pong magsasaka na nag-invest ng about 1,000 per square meter. So by May po, may mga harvest farming vegetable. Mm-hmm. Pinadala po niya ako kahapon sa DTI. Mm-hmm. Meron pala po talang tinatawag na market matching. Mm-hmm. So yung food basket, pinadala po niya ako kahapon sa DTI, magkasama kami. Sakto na po by May, yung pong produkto namin ang magsasaka, ay meron na po kukuha. Mm-hmm. Pinakipin po, yun po yung, ano po, yung pong kanilang mga target na company ay 7-Eleven, ay kulang po sila sa produkto. Kaya kahapon, nung ipadala po ako ni Sir, ay ambaras po ba'y pwedeng makuha na ng gulay, isda, ay tuwa-tuwa po yung mga magsasaka. Doon po sa kanya pong proyekto, Sir, napakaganda po, gawa ng contest at the same time yung internalization ng organic farming makukuha. Mm. Kaya then later for the third quarter diretso na po yung pagtatanim nila. And then we keep on looking for markets na namin magsasaka. Meron tayo dito mga pinapaunawang bagandang baras eh, na dinadayo ng ating mga tagalalabigan ng Rizal. Ano, Eco Park. Yung po yung priority niya. Gandang lugar. Malapit po sa lawa ng Laguna. Ngayon, pinapasyala ng mga turista. Mm-hmm. Sabado din ko, sisikip eh. So, nag-extend pa kami ng mga 1 hectare, hanggang 10 hectare, para yung park. 10 hectares po yung park. Okay. Okay. Doon kami magtatayo ng ano, demo farm. Opo. So, yung demo farm, naplano namin, nagkilagay din sa magandang kubo doon. Sa Kahit munti, basta ang halaman doon, sari-sari. So doon sila matututo, di ba, sir, ano, mayroong, saan natin sisimula ng bahay kubo? Bahay kubo. Singkama sa talong. Ay, sari-sari. Singkamas. Ay, singkamas. So, ano, ha? Malay learning yung mga bata. Ito pala po doon ng singkamas. Educational. Sigarilyas. Ano, ha? Kanig ka ng sigarilyas. Ah, mani. Ito pala yung mani. Ito pala yung puno ng mani. Sitaw. Bataw. Ano pala? Bataw. Yung bataw, wala na nakakalam ko ano yung bataw eh. Kontira na po. Mabigat, hindi ko alam yung ano yung linga. Matanik. Linga, ano po yan? Yung puno ng linga, paano yung linga? Hindi ko alam yun. Parang seed po yan. Seed ng linga. Mostly sa Ilocos. Ilocos, pinatanim. Parang ano, parang tag sa sesame. Sesame. Yes, sesame. Gawa na yung ating ano doon eh. Hanap po tayo ng tanim. Kailangan mabuo yung bahay kubo. Yes, bahay kubo. Ganda so, hindi mawawala. So, at the same time po, Mayor, balita mo na rin na naitayo na po rin yung ano doon, yung kay Burton Gas. Tapos susunod yung puro papaya naman. Doon po yung Kasarinlan Park na ano, sinabi niya na alaan ng isang bayani natin na siyang nagbigay taan para kami mahiwalay sa... Baryo kami ng Tanay, Sir Gadi. Noong 1921, si Governor Francis Burton ay siyang naging susi para mahiwalay kami at para maging isang ganap na bayan.
na maiwalay sa tanay. Mm. So, yun, nilagay namin doon sa aming park. So, pasyon tayo doon mamaya. Ako tayo mapunta sa, ano, sa PPC. Bilang karagdagan po, doon din po sa lugar na yun, yun po namang nating mga SRI farmers. Ano po. Si Budget po ay nag-provide at si Mayor ng almost 0.3 million para po maitayo ang isang solar-driven irrigation system para naman po sa mga magsasaka sa nagpo-produce ng rice at saka high value. Ginagawa na ngayon, no? Opo, starting na po. Going na. Opo, may meron po nag-donate sa amin ng solar panel, si Mayor naman po, tinapatan niya ng ano, ng pondo, 0.3 million. Para ma-install na po ng maayos. Opo, in 2 weeks time, ano po yun, gagana na. Kaya ganun po niya kamahal ng magsasaka eh. Oh, ilang hektarya mayroon na nun, magbe-benefit doon? Alam nyo, sir, umiyak lang ako sa pag-aani ng palay. Yun ako naluwa ng pagpresya pa ako. Talagang tinayawang po. Nag-isna na lang ako lang ako. Yung mga ganyan ang ginawa ko. Pero pag-swap na, hindi ko kaya. Nagraro ko, may nakita akong araw. Raro, kailangan mo ang araw eh. Di ba may maasos sa panay? Wala kang ginako dumusog kasi may aasos pa. Parorot ako ng araw eh. Dala ko na yung araro ganun eh. May aasos, takbo. Hindi na ako bumalik kasi hindi na ako nag-araro. Pagtagpare po kasi sir, ay siyempre maraming daga. So yun naman po kinakain nila. Kinakain ng aasos. Kaya kasama sa dun lang. Makikita mo, nagkakapangan yung aasos sa tubig. Sanay na lang po yung mga farmers po natin. Alam nila pag may bakas na ganun, may bagong may ganun. So, very observant sila. Alam na nila, no? Kabisado na po nila. Ang pinakapahinga po ni Mayor ay pagpapabakuna ng mga aso. Almost 10,000 po. 10,000 po last year. Gusto po kasi niya maayos ang kapaligiran, rabies free. Almost 10,000 plus na. 10,000 po. Kasi sabi ko nandi sa... Bai, 10% daw po ng human population ang ano almost. So kaya kung nasa 80,000 tayo or 10,000. So plus minus, nag-exceed pa nga tayo. Mayor, ang dami pong aso sa mga barangay talaga. Kumbaga, pet lover sila, pero si Mayor, ano yun, nagpalagay ng mga tarpaulin sa mga barangay. Parang tagsasapo, Mayor, naka-display sa barangay. Nagbabago na sila ngayon, natututo tao. Tao naman pagka in-implement natin, hindi naman mabibigla, susunod lahat siya sila. Kailangan i-practice, yung practice kasi yung mga... Kaya tulad ko, pag ako nagsasalita, maraming mga nanay, maraming single citizen, binabangitin. Sinasamantala ko yung kandamihan nila para artist na intindihan nila bakit hindi dapat pagkawala ng mga... May isang magandang epekto po na lahat po halos ay nababakunahan natin. Para sa tao, kumbaga may tinatag na immune system na kapag po ang aso may turo, makakagat man yan. So hindi po fatal, hindi siya sabihin natin active ang rabies. Yeah. So although, di po ba, kasama rin po, di, yung mga victim ng kagat, di napupunta naman sa health ng libre. May libreng turok din po sa baras sa program din po ninyo. Ito sa pa, sir. Ang probinsya ko, sir. Ang probinsya ko, Pangasinan. May maliit akong farm sa Tanay. Oo nga, dalita ako nga. Lagi ako may problema. Tanda, may at least may libangang. Kasi ito na tayo eh. Nahilig talaga ako sa alaman. May assignment pa po kami dyan. One time po may nagpunta dito on digital governance. Gusto po niya mga magsasaka nasa loob lang ng bahay. And they could access the cellphone. At attend sila sa learning and development group in Pilipino. Yung Pinoy Modern Farms. Ano? So yun po yung isa niyang pinatatrabaho sa amin. And try to pilot kung magugustuhan ng LG. Doon na rin magbebenta ng mga paninda po. E-commerce. Oh, nice. E-commerce. So isa po sa programa ni Mayor. So organic ha? Organic lang. Ay di ngayon po, kinomentaryo niya. Aba, isa Pilipino yan. At ang magsasaka ay para ano. So yung lahat po ng mga dapat matutunan ng magsasaka, naroon na po sa application software. I-access na lang nila. Yung po yung isa niyang project. So halimbawa po, ano din po, priority po kasi niya yung waste management. So gusto po niya yung mga nabubulok, i-transform into organic fertilizer at ibigay doon sa mga... Ginagawa lang yun, sir. Nakitulong, yung waste natin, nababawasan, kukonvert natin sa fertilizer. Tapos may assignment din po kami na propagate on vermiculture. Ang dami yung sir assignment. Basta po siya nakakita ng opportunity, may lupa, ang isip ko niyang gawing demo farm yan. Kasi po ay, ang sa kanya po ay patunayan na ang Baras ay the first organic town at i-practice by heart.
Kaya yung pong mga lupa niyang bibilin, laging merong, okay, meron dapat niyang demo farm. Maganda pa rin itong baras noona. Sariwa pa hangin. Ang ganda tanawin. Dahil pa naglilipat ang ibon, di ba? Ayos pa. Tapos may bundok ko din kayo, sir, no? Doon sa Marilaki, may park. Pinugay ka rin. Pinugay ka rin ang tawag ko. Pinugay ko. Pinugay. Baryo yan ng barangay. Yun na po yung pinupuntahan ng mga investors. Ikwento mo nga yung project mo, yung top 10 na taxpayer mo. Ayon sa businesses, lahat po ng top 10 businesses doon galing sa atin, nandun yung malaking negosyo po. Nandun yung sa may factory doon ng mga furniture, may pinakamalaking babuyan na nandun yung Formos, nandun po yung, mayroon po din yung sa San Miguel Corporation, yung food industry nila, yung pupugas nila ng food. Tapos marami na rin po doon mga factory, mga sasakyan, ganyan. Almost 6,000 hectares yun. Yung bari namin yun. One third lang itong bayan kung barangay tinugay. Yung barangay na. O yung sampung siyam na barangay, one third lang yun ng pinugay. Nag-award po siya ng sampung taxan natin. Top 10 taxpayers. Halos doon ang galing Latin, sir. Opo. Lando na malaking bilang. Kaya mayaman po yung pamahala niya. Kaya mayaman yung pamahala niya. Yung parang malaking subdivision tabi ng Formos, ano po yan, no? Baras din yan, no? Oh, Palo Alto. Ah, yun. Tapos eh, yung... Naroon na rin po yung Bria. Masungit. Masungit. May portion kami sa Masungit. May portion din naman yung bayan. May portion ng Baras. Masungit. Tapos yung Susundalatan. Masungit cars. Marami rin ang mga farmers to sa Susundalatan. Binibigyan ko rin sila ng mga pantanim. Mga punong kahoy. Tapos yung mga binibigyan mo diyo ng mga seeds yung ating kung alam mo yung PhilComSat ay yung Baras yun yung PhilComSat yung solar communication satellite dun sa PhilComSat dun po yung pinaka ngayong inilagay yung pinakamalaking solar farm 150 hectares po. Dari po 115 megawatt po yun yung Baras is first floating solar. Meron kaming floating solar diyan. Diyan sa lupa? Sa lake. Sa lake. Oo. Siya nagbigay ng power dun sa mga ilaw dun sa park. So, hindi na kami nakapigay sa Amiral. Nakapunta sa park. Full solar na. Ang dami pala natin pwede i-feature mo. Hindi tayo mauubusan. Marami po. Actually po, bago po ako dumating dito, nagkukwento si Mayor Boss. Kalit daw po lang ang income nila. 27 million lang nung araw. Nung ako po nung araw, 2004. No? Na 2001, vice mayor ako eh. Nakikita ko, nalalagutan ng kuryente yung Baras. Municipal. 27 million lang budget ang Baras. Naging mahirap talaga. Talagang halos tayo pinakamahirap dito sa Baras. Sa ngayon, natapos yung termino po, 2004 to 2009. Tatlong term, no? Napaabot ko na 75 million. So, tapos, sumunod naman yung anak ko si Casey, Mayor Casey. To 75 million to 300. Million? More. Wow. 360 million. So, yun ang budget kayo ng Baras. 360. Nangyari ito. Biglang gumagano. Nakakatuwa na. Agree kasi kami, yung nag-press automation po, GIS, automation ng mga business po, computerized po lahat. Tapos business permit. Online na nga po dapat, kaya lang ito problema pa lang sa payment. Pero tuloy-tuloy na po yung online payment system. Automation kami kahit na kahit bayan namin. 2009 pa lang automated na. Dinadayo tayo na itong bayan dito para yung practices namin dinadaya. Hindi na nagbubulat-lat na nga. Ay, mayroon one time yung mga taga-Pasig, nag-benchmark po. Pasig at yung taga-Pasig. Benchmark po sila dito. Ormo. Pati Ormo. Ormoc City. Mga city. Oo, they benchmark the practice, the digital governance practice. Tsaka po yung mga Karatig bayan natin. Pupuntahan. Kandoan na natin. Kalahala. Ayan, Pililya. Tingnan yung ating mga best mga practices natin, ginagaya nila. Ganda. Daming nagagawa.
Okay. Yung mga pangarap po niya doon sa taas, lagi po niya sinasabi, dapat ang mga susunod na henerasyon ay mga nakapag-aaral. Lagi po niya sinasabi, yan lupang yan ay para sa mga kabataan, iskulahan. Anong tayo eh, kinagawa natin at malupang baras. Nag-invest ng baras na doon. Mga lupa. Sa dako doon, 25 to 50 years, 100 years. May lupa na yung bayan para pagtayo na school. Madami ang bayan, ang tao, malaki bayan, kailangan ng eskwela. Mahirap yung maghahanap ka ng school, yung mga susunod na manunungkulan, kung masikip na ang bayan, alos wala ka na makukuha. Ngayon pa lang, preparasyon na ito. Pati nga yung road eh. Yung road natin dito ngayon, may ordinance sa sanggunin yung bayan na pangungunan ni Mayor K, ni Vice Mayor Casey, yung 15 meters ang farm to market road niya, mga gagawin road. Tsaka yung mga existing road, gagawin 15 meters and one. Kaya, noong araw, masisikip, nagwa-widening, dating natapos natin ito, yung ating project na or minimum 15 to 16 meters, hindi na magwa-widening yan balang araw. Kasi naniniwala ako, Sir, Sir Bobby, pag ang daan ay maluwag, mabilis ang pakulad. Pero pag ang daan masikip, masikip din ang tubulad. Kami yung pinakamalaking bayan na nabigyan ng pago. Kasi masisipag gumawa ng request, masisipag magawa ng estimate, hindi masipag din yung dating ng 87 million po ang halaga. Hindi, kayo yun eh. Kayo ni Mayor Casey. Panahon ni Mayor Casey. Hindi, ngayon po. Meron tayo. Oo, meron nga. Pero tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Tulong-tulong naman sila lahat. Ang katuwa ay tulong-tulong eh. Kaya nga po, pagka tumakain kami ng tanghalian, doon po sa Dulsoy niya, may tawag kami Dulsoy Academy. Tuloy po opisina niyan doon. Kumakain kami, nag-opisina. Every day yun. Working lunch. Brainstorm. Every day yun. Every day yun. Monday to Saturday. Continuous of work. Doon kasi, mayroong hindi ka nagagawa ito. Walay kami. Tapos doon, sama-sama. Pag magsasama-sama kami, malabaho pa rin. Kwentuhan, mag-share, may plano. Next week, okay, pera. So, continuous. Para marami magawa, marami matrabaho. Mga non-traditional approach ba ba, Sir Wally? Nagja-jogging ang executive, kasama niyang legislative eh. In the morning, nagja-jogging sila. They are discussing future legislative agenda. Nakakabuo eh. Nakakabuo sila. Tayo ang trabaho. Kaya dito po makakita yun, ang itinatanggap niya yung mga needy for the assistance. Pagpunta dun sa Dulsoy, sa farm niya, ay mas matitinding usapan. Projection for the next 5 years. Ganun po ang kanya nga. Gano'n po kalagi yung farm niya dito, Mayor? Malapit lang. Sa dami naman po ng investment, siya rin po ang assign sa BPLO. Pero karami ang ating mga anak may inihanggap niya. Kaya po ba, nasa 3,000 na po. Marami na po yung negosyo dito. This is for me. So, marami na rin po. Mabilis naman po kasi dito magpero. Buko ka lang sa isang bako, nilista yung permit mo, mga 10 to 20 minutes. Tapos na. Sana po. Anong taglay niyo sa BPL, sir? Ano, business permit kaya today. Business permit kaya today. Kasi usually, 5 araw, 4 araw. Mabagal ang pagkatrabaho, lalo sa assessor, sa mga presentation. Kaya pag automated ka, mabilis eh. Sanggan mo lang, litaw na. Wala naman, diba? Wala naman po dapat ikabagal. Pag bumagal yun, eh may i-respect yun. Wala naman dapat itagal eh, yung permitting. Kasi yung araw, mga sa assessor's office, manahapin mo pa, pangalan. Pumunta lang ngayon, ganun mo lang. Litaw na yung ilang hectares in lupa po, ilang taon kang hindi bayad ng buwis. Pati po yung picture nung lupa. Oo, naroon ng picture. Okay. Ganun eh. Yung GIS, yung pinakarong positioning ng lupa kung saan nakaka-occupy yung lupa. Sa nature, nakikita po. Kita. Kaya nga, yung basing dito na muna, benchmark. Ito nga dito. Sino walang ganun. Sinilip nila yung aming system and they would like to purchase also this engine. Same provider po. Okay na sila, tapos na nakapag-award na. Hindi yun. Dati, tayo kilala na yung kilala na. Nilaban kami sa ano? Most competitive. Mabuong
munisipyo, di ba? Mas competitive. Nalo tayo. Top 5 tayo. Isa sa 5. Buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Financial housekeeping. Oh. Tapos ngayon, last year, number 5. Ano naman po sa pangkalahatan naman po yung number 5? Ah, number 5. Yung number 3 po yun sa economic dynamism po. Number 3 sa... yun, kasama na po yun sa business permitting. Sa mga services po yung economic. Efficiency pala, economic. Efficiency. Tapos yung... DICT po, third din po ng DICT, dun sa customer's empowerment po, dun sa aming system na ginawa po. Marami pong natatanggap na... tourism, number ano tayo? Number 3 po naman sa tourism. Calabarzon. Calabarzon. Kasama community. Talaga? Quezon, number 3, matas. Mm-hmm. Oh. 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 Sa tourism. Pinalo niyang Laguna, ha? Oh. Hindi, sa bayan po, yung mga bayan-bayan. May non-traditional approach po siya on governance. Dito lang, may pit din siya sa monitoring and evaluation. Tingnan po din yung strategy niya. Yung 90 plus na farmers, kinakailangan merong sarili folder. May sarili folder. Nire-require niya, gusto ko merong kanya-kanyang record ang mga farmers. Magaling po ang kanyang monitoring and evaluation technique, which is not so common to some other people. Minsan on the spot tatawagan yung United. Kumustahan? May request kwento yung kumustahan. Kumustahan? Always kumustahan. Yes, yes. Magaling siya sa kumustahan eh. Sasabihin ko sa yung sample po natin, mayroon ng ano, inspection po na report. Bubutasan niya ang checklist board, yung mga checking board and inspection. Magaling siya doon sa monitoring. Thank you, engineer. Ako naman, ano. Ayan, okay. Kahapon naman, ang aking kumustahan naman, ang utility naman. Kumustahan lang. Kahit yung aking agenda. Kaya pagkaharap kay Mayor ang mga United, ready kayo. Ready. Yun yung kultura niya. Dapat may presentation material ka, dapat may data ka. Magaling siya, pagka binanggit niya yung ano, I would like to meet the janitors. Pag ganun, on the spot, tawag yung mga janitors, kakumusta yun. Walang kalaman, hindi po siya nag-a-announce ng meeting. Kaya, kumustahan, on the spot. Kaya yung activity ng mga ano, nasusustain. Actually, merong, ako po ay management major, pero may nakikita po ako management principle na hindi ko po na ituturo. Pagtuturo ko sa Sabado, ginagamit ko eh. Sabi ko nga, ako po ay may mga modelong nakikita sa isang leader na almost senior citizen na. Ang gagaling, wisdom na po eh. I could say wisdom model yung kanya eh. Proven na eh. Nagtuturo po kayo sa graduate school po, I'm teaching mga principal po. Educational management po. Doctor of Education, Doctor of Philosophy sa University. University of Rizal System. Rizal System. Ay, ako po yung naka-immerse sa local government unit. Pag nagkwento ako sa mga estudyante, kakaiba yung karanasan mo. Wala sa libro sir. Opo. And then, Special Education Fund, na-i-announce sa, oy, wala raw kayong project, may pondo kayo, wala kayong project. Kasi po, inaalagaan din niya yung budget utilization. Kasi po, isa rin success indicator. Marami kang pera, dapat magaling ka din mag-gestor. Mayor, pag may hina ang mayor sa linkaging, wala no? Walang mangyayari sa mga sakit. Nakikita ko, Sir Buddy, pag tayong isang pinulungan, dapat may pagagawa ka sa tao. Kasi pag wala kang pinagawa, hindi gagawa yun. Dapat mayroong pangyuhutos, dapat mayroong ipagagawa, dapat may pangyuhutos para maging mga katulong. Pero, hindi ka sa mga leader yung walang shadow. Active po siya kasi digital governance po yung kanyang kinatarget. May nagpapadala po yung lahat. Ito po yung latest niyang participation. Sa digital governance. So gusto po niya na kahit na sa mga simpleng ano na, kasali po niya. Nung po umating kami dito, ilang bayan lamang po ang umate sa digital governance. Siya po ay active dito sa ano, digital governance. Kayo kumuha niya, ha? Opo, ako po pinadala niya doon. Mayor, i-report ko rin po sa Sir Buddy po. Kasi may parating pong project po, yung Department of Agriculture through ACPC.
Nagpunta po yung representative po ng Provincial Agriculturist. Project selected. Oh. Po, meron daw kasing 6 provinces na napili. Tapos bababaan po kada province ang 10 million. Sa Rizal po is kasama po ang Baras sa 10 municipality. Wow. Siguro ang mangyari po doon, 1 million per municipality. So cattle raising po, Mayor. 10 million. Opo, pero sa kada municipality, 1 million po. So kumbaga, kung 5 beneficiary ang target, so take to 200,000 yung mga out of school lead naman po ang focus, Mayor. Okay, di, piliin mo ng mabuti. Opo, Mayor, yan po natin sa mga... Gusto ko yung walang politisim, kung talagang kailangan, karapat-dapat, doon mo ibigay ang biyaya. Yes, Mayor. Yung mahilig kasi, ano ito, hayop ba ito? Hayop. Opo, yung ano, yung patel-patel. Titignan mo yung mahilig sa hayop. Hindi yung basta makarulang, hindi maganda yon. Ibang hilig niya. Opo. Yan ang number one titignan ako. Yes, Mayor. Thank you, sir. Kailan ang target natin na kailan tayo magkakaroon ng organic festival? May 15 po yan. May 15. May 15. Mayor. This coming May 15? Opo, opo. May harvest na ba dyan? Opo, opo. May harvest na po tayo na. Actually po, dahil nga po ang challenge po sa atin is siyempre yung pong sa patubig. Kaya po kasama po sa gustong pinag-aralan ni Mayor yung pong mga source ng tubig, saan kaya kukuha, saan kaya natin mailalapit, or ano yung matutulong po ng ating LGU. So pero still po dahil po ang mga ano ay na-inspire po talaga sa mga programa at saka yung ano po ni Mayor ay inilalaban nila yung tanim. Kumbaga talagang hard work talaga sila ngayon. And kahit paano po pagdating nga po ng May 15 ay meron tayong initial na ma-harvest. Kasi nagpastao na po Mayor ang mga ano, mga ampalaya. So po mga by next week yan magpo-fruiting na magbubulaklak na po yan. And Joe, kahapon related po doon yung harvest na ihanap na namin ng market. Si food basket. Sa DTI. Kasi nag-matching po eh. Naghahanap po yung food basket ng mga gulay. Kaya yung part, yung alis po namin kahapon nila Jojo, yung harvest ng May, meron na po. Tadamputin na. Meron na bagay din po namin na si Bobby doon sa ano. Kasi yung ating pong kampong naman po, malaki din po yung harvest ng ano, Mayor eh. Tsaka malaking industry. Nagiging issues and concern lang po ngayon dahil nagkakasempre, competition pa rin doon sa ano. Ay paano nila i-ano ng market ng maganda at tsaka natatalo sila sa presyo. Pero with the linkages nga po na abin natin po sa DTI. Mayor, sa DTI, and then food basket ay nasa antipolo lang po yung base. Magiging masaya po magsasaka. Antipolo lang. Opo. Kasi po organic kangkong po tayo. Napakaganda po ng kangkong natin. Doon, pagpunta po natin sa park, makikita po. Ay kailangan din po ng food basket yung kangkong. Anong kangkong yung Chinese or yung... Ay, yung sa ating kangkong. Ay, yung soft lang po. Pero kasi ang estimate po natin nasa almost 80 to 90 hectares po ang ating natataniman po ng kangkong. Yung kangkong na nasa tubig? Yes, ang ganda ng tubig namin dito. Malinis po. Malinis. Hindi siya polluted pa. Linaw nung ginagalawan. Ito yung kangkong sa bahay. Sir, ba't through linkaging nalalaman pa rin po namin yung priority na dapat itanim? Kapareho kahapon, ang na-discovery namin, ang laki po pala ng market natin sa Malunggay. 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 So, we Malunggay have to convince our farmers to ano, to plant Malunggay. Dollar pa rin. Kaperanggot lang yung dollar eh. Ito, it's ano daw process to? Process na hindi, babalutin lang po daw eh. Babalutin lang po ng point. And then, the rest po. Next po yung deliver, sila na po magpa-process. Sila magpa-process. Pero export po. May pang-export po sila. May market po kayo? Meron po. Ito po yung sales basket. Then, may marketing po pala tayo sa ube. First Malunggay. Ube. Opo. Kaya kahapon po, kasama namin yung pinuno ng magsasaka. Magka-idea siya na dapat palang i-propagate yung Malunggay. Para, kasi may marketing. Meron talaga. So, meron dapat kami noon, sir, yung first Malunggay town. Malunggay. Parang iba yata. Kasi ang mag-i-initiate yung mga LGBTQ. Ah, talaga? Sila yung mag-tip. Kaya mag-i-initiate ng pagsasalim. Mag-i-encourage lahat yung mga bahay-bahay na mag-tub. Ay, hindi yun ang project pa rin naman. Kaya magiging first Malunggay. Ang laki po. Pero Malunggay yun. Sila lang nila ng grupo LGBT. Suitable pa sir yung climate tapos for ilang-ilang.
ano buhay po sa tabo. Buhay, okay naman. Okay naman dito sa atin. Meron, may sample po tayo sa Alon papunta sa Maganda ba sa kaliwa. Ngayon, gusto ko magkatas ba para ibenta ng isang doon sa may kay Putik na lugar. Na ilagay lang. Dami pa lang mga variety. Madami. Oo, hindi pa variety. Hindi lang yung kalagay doon sa mga pabango na... Nahanong pabango? Nabibili mo sa oil nila. Essential oil na, no? Essential oil. Mahal po yan. So, kikita ngayon naman ito, ang mga farmers natin. Kung sila, marami ilang-ilang. Project natin sa Eputik. Punuin pa natin, supply natin sila ng ilang-ilang. Ah, so may tanim na mayor? Mayroon na mayor. Mayroon na sila. Last 2 years pa yun. Ibigyan ko sila ng 10,000 na seedlings. So paglalaki yan, no? Pwede na yun. Best harvest na tayo. Pwede na magkatas doon. Kita, take 40,000. Ang 1 litro na ilang. High value talaga. Yeah. Doon sa bandang ano, tapos ang pagitan naman doon sa Dinyoso Park, ano? Marami naman doon sa pagitan. So, hindi lang po food production eh. And then, meron din po tayo ngayong strategy niya. Yung pong ano, Sanctuary Enhancement Program doon po sa Lawa. Para po yung isda ay patuloy na dumami, pinalalakas natin yung paglago ng isda. Doon sa back up by legislative po naman, na bawal magkahit doon yung suso. Kasi pag kinahit yung suso, ay mawawala yung ating mga namamahay na isda. So, yung pong pinag-usapan natin una, yung mga vegetables, ano? Doon naman po sa parting Lawa, isa po sa proyekto ni Mayor, yung ano, enhancement of the sanctuary. Anong sukat nang simula sa nasa 5 hectares po eh. Tapos 200 meters po from shoreline. Para... Kaya later ay pag lumago, meron na tayong ano, so, yung banggandang baras po ngayon, halos naroon na po lahat eh. Yung demo park niya, dito nito. Pagpunta doon, pag-uwi, meron ng bit-bit. Kaya tataas yung economic activity. Chel Badi, sige, ayan po ang taga-suporta natin sa... Chairman ng agriculture. Ah, okay. Sila po yung sumusuporta sa amin sa mga ano, legislative agenda ng Agri Healing Health. Katatapos lang po nila yung IRR. IRR mo. Sa fishing ordinance. Fishing ordinance. So, yun lang po yung isang natapos nila. So, meron sa Kangkong po kasi meron pong ordinance po tsaka sa... Kangkong ordinance. Tsaka sa Kangkong ordinance. Tapos meron din po sa fish, pag establish po ng fish sanctuary sa tatlong barangay. Although ang existence po na ang sitting po natin ay sa Barangay San Chaco. So lahat po yung back up with ordinances po, local ordinances. Para isa po yung siguro sa ni Mayor Blessing ni Mayor. Very supportive po ang Sangguniang Bayan sa kanyang mga programs. So maganda yung kanilang partnership. Tandem. Ay, pagka nagja-jogging nakabubuo na wala no, hindi ba? Wala na mga kaso. Sir, punta tayo sa ano? Park. At sige, sir. Ay! Sir, okay. So, pagka nakakatuwa nga kami, kasi noon, nagkaroon ng 1,000 ng product, di ba? So, yun. Meron kami, organic, di ba? Nalagay doon sa... Nakita ba niyo yung... Arco. Tuloy-tuloy lang. E, pinili tayo ng ano, at least binayaran nga tayo yun ng ano, yung sa lupa, gagawin organic
Demo farm. So, wala na yung demo farm. Sawawa part, ano? Tama lang yun, kasi alam mo kung bakit doon yung gawin natin yun, yung demo farm. Yung mga turista, pupunta ng Wawa Park sa Magandang Baras. So, naroon na yun eh. Doon na rin bibili. Yung naroon na yung lugar, eh, hindi na pupunta pa sa ibang lugar. Doon na, ano na. So, kinento rin namin kay Sir Bobby yung tatayo tayo ng isang bahay kubo doon. Kaya nalaman ka ni Sari-Sari. Nasa ilalim na sa sabi ko along, makakantay yung bahay kubo. Kasi sa ngayon, ay hindi na alam ng mga bata ngayon. Ano ba yung puno ng mga halaman? Tama. Kaya ayaw nga, meron tayo si Tomas, Malon, Sigarilyas. Kaya nga nakatanim yun. So, yung mga bata, mga nagtutur, pala yung bahay po. Nakisabang continuous yung tuktog, ano? So, ayun, ano ha? Boss, iilaw po ba rin po? Pagka ano rin, Sigtomasta, iilaw yung Sigtomasta. Ay, iilaw! Tunay nga kami. Binalagyan lang po natin ng kapatid. Ang dami kay, ano eh, kay Jojo ng mga pananim eh. Namimigay yan eh. Hindi nalalagutan. Pag-ibigay, kasi yun po yung sa programa nyo po kasi na pinupontuhan po natin. So, kung ang support po ninyo ay talagang may fund po yung siblings po natin kahit nasa BNB. Oo, okay naman lagi naman din. Dinoble pa nga sa akin. Kaibigan po for the farmers po, pati sa community. Pati sa community. Lalo-lalo na po nung pandemic, boss. Maraming humingi. Mga homeowners. Ano siya, buddy? Pati nga yung ano eh, yung mga bulati. Ibigyan namin yung mga farmers para matuto sila yung mga magandang fertilizer paano yung mga nabubulok. Kung na-build natin sa mga resettlement area natin, yung pong nasa dingding na po yung kanilang taniman, urban gardening. Galing po yun sa mga recyclable materials. Urban gardening. Hindi, wala po siya sa lupa, nasa ganito nakasabi. Vertical na po. Vertical farming. Vertical garden po. Mayor, isa rin natin naging ano, ang isang naging ano rin natin, best practice. Very close ang ating ano, ang mga policeman. Pamimintay namin ang peace and order talaga. Mm-hmm. Di ba, Sir Jolar? Tama po. Po. Kahit po tumaas ang aming population, marami po kami relocatives, pero very peaceful po ang pero still peaceful. Utak po namin yun doon sa amin. Marami pong nanggagaling sa pangunan. Yes po. Ang relocation site po na meron po kami is 21,000 units. Mm-hmm. Houses po. Oh wow. Opo. Doon po sa aming 5 o 6 relocation site. 6. Sa basta lang po yun. Ibang tinuturoan natin yung sila ng ano? Ano yung programa natin yung sa bahay na sa urban gardening. Urban gardening. Ano, nag-harvest sila. Harvest ano? Po. Nagpa-contest po kami last year sa HOA. HOA po. Yung mga vacant spaces. So phase 1 to phase 5 po kasi yung Southville. So whole year ano po yun? Whole year program po. Yeah, kasi pagka one time lang po, nag-produce ka, eto lang. So meron po kami, first quarter, sino ang naka-point na number one. Gano'n rin po kadami ang na-produce na benta. And then saka in-award po namin kung sino yung grand champion. Tapos mamang ginawa natin yung harvest po. Ginamit naman natin sa mga senior citizen na cooking contest. Paano po yung ano, doon sila mamimili? Yung pinitas nilang gulay sa kanika nilang bahay. So yun ang ginamit na ano, ingredients. Ingredients. Palik sa hand sila. Huwag ng mga luto, masarap. No? May premyo din, diba? May siguro ang isa po sa pagmamalaki namin dito, bukod po dun sa agriculture, is po yung aming pong magandang samahan po ng aming mga farmers. Ano po? So, nabuo po ang association until po na nagkaroon ng federation. Hanggang po hindi po kami tumigil, nagkaroon pa po kami ng MAPSI. Municipal Agriculture Fishery Council. So, hindi lang kami tumigil po sa federation. So, hanggang naging council po siya at yung aming president po,
ay regional, ng para ng BFAR na po. Fisher Folk Director. Fisher Folk Director. May nakita nila aktibo po yun. For 1 month po siya ang director. Yeah. Parang meron silang program na may uupo na maps, parang Eh, since meron po kaming maps, so functional maps. And very active po talaga. Kasi iba may maps pero hindi functional. Sa atin po functional maps. Functional po talaga. And we support po yung aming pong mga officers po ng federation, yung aming president. And then the maps po is meron din bigyan po namin sila ng allowance, ng monthly allowance po, para po talaga mag-function po sila, walang med, walang, wala kaming pamasahe, wala kaming ganito. So wala pong ano, meron po talaga. So ganun po ka ka-supportive po ang LGU po sa aming mga farmers, especially po yung kanilang monthly meeting. Hindi na po problemahin ng farmers, though ang farmers po very generous eh. Basta ang isang association kung anong kanilang produce, ayun eh, hindi naman po yung naghahangad ng gusto nila, yung mga steak, hindi yan eh. Sana yan talaga sa ganun at mas ano po sila. Pan-misal na po doon yung pangunting kahoy. Pero yun po, yung monthly po nila na meeting, nagbibigay rin po talaga kami, budgeted po ni engineer for the whole year po. Para magdire-diretso po at hindi maputol ang ano po. Ang but tali si Sir Daddy sa ating organic festival ba? Pero sa akin, nadadagdag ako ng premyo doon, di ba, po contest. Pero hidden agenda, kung sino yung makapag-maintain after 1 year. Pero sustainability. Surprise yun. Kasi yung iba kasi after contest. Yung dun sa contest po is talagang yung sustainability. Kasi po talagang hindi lamang po na pa-contest, oh sige magtanim kayo, i-produce na to, pakita niya sa amin. Hindi po. Nag-provide na rin po siya ng mga materials na talagang magpapakita din sa judges po at sa mga susunod po na eto, meron na kaming vermi, meron kaming composting na component po ng isang natural farming po. So, kahit po tapos na yung program, hindi nila masasabi, tapos na yung program. Pero may gamit ka na eh. Kaya magdedere-derecho. So, initial lang po yung program to mas lalong ma-boost, pero yun nga po, magiging sustainable po yung gustong program ni Mayor kasi kahit wala na pong contest, may materials na po na pre-provide si LGU, magiging continuous na po. Sa isa pa sa mga sa pinagmamalaki ng ano ng ating bayan, sila magtatanim na lang dahil kasi provided lahat ng LGU para lang maging ano sila, maging wala na pong reason. Wala na dahilan. Wala na dahilan. Pagod at pawis na lang ang kanilang pupulit na lang. Alam mo dahilan ngayon tubig eh. Nakita ka. 130 farmers yun eh. Naging 99 na lang ata. Dahil ang product nila tubig eh. So yung mga dagon, tulungan natin. Bakit? Problema nila tubig. Sila paghanapin mo na malapit sa tubig. Pag nakakita sila na malapit sa tubig at hindi kanila yung lupa, usapin ng munisipyo yung may-ari ng lupa. Tayo makikipag-ugnayan sa may-ari. At bigyan nyo ng incentive, tingnan nyo kung yung pagbabayad ng buwis niya at pinagamit sa mga farmers, bawasan natin ng discount ng buwis. Sir Patite Bono, nung mag-submit kami ng mag-backup, hindi na siya naging interesado doon sa naka-station. Ang hinahanap niya ngayon yung mga tupang namamula. Ay, parang nasa Biblia, no? Sabi niya, gusto kong ma-meet yung mga back out. So, yun po yung isa namin nakita ang katangian niya na, yung in place na, okay na. Yung mga nakaplo, yun ang hinahanap niya. Sige, sige, anong problema, no? Gusto kong ma-meet yun. So, yung one thing na nakita ko kay Mayor na
hindi kayo titigil hanggat hindi na-in-place yung nag-backout. Kaya yun po yung sinasabi niya. Kasi malapit yung dahilan. Kung makakatulog, kasi tulungan natin. Gawa ng paraan. Kung talaga yun ang hilig nila, tulungan natin. Ganun lang. Tubig, kailangan, hanap sila na malapit na tubig. Alin ang gusto mong taniman dyan na mga kinakalawag na lupa, tataba niyan. Pag natamnan niyan, kinakalawag yan, naroon yung mga malulusog na lupa. Dapat yung market, yung ma-establish nga yung market po para mag-continue. Kung makikipagmawa sila dun sa Antipolo, may term, halimbawa, 5-year yung kontrata. So, limang taon. Yun yung kahapon, market matching. Pero sabi nga po pala ni DTI Director, gusto po niya kayong ma-meet. Po si Provincial Director Cleo. Yun po pinabagit niya, yun po yung pinag-usapan. Kahapon. Tapos sila yung 139. Magbuo sila ng station na siyang makikipag-mowa. Doon sa Food Basket Corporation. Magtutuloy-tuloy yun kasi surprise din po yan. Magiging hanap buhay na kasi. Kaya lang naman kasi nagtatanim para kumita. Hindi para i-showcase. Hindi para malaman sa kumbaya may organic. Turuan natin sila. Live yun po yun. And then, actually po, yung produce po, madami pong produce. So, ang pinaka-problem po namin is na pupunta po siya dun sa middleman. Apo. Kasi dun pa lamang po sa kanilang area, kinukuha na po yung aming ano. Kaya ang goal po ng LGU is, nandito si produce, hindi nakikita na meron kaming produce kasi napupunta na sa iba. So ang kailangan namin is yung aming pong centralization. And then second po is talagang yung bagsakan is ma-implement. Actually, yung palengke po namin, kung inyo po makikita, hindi po siya nakalagay na Baras Public Market. Iba po ang name ng ating palengke. Baras Agri Development Center. So nandun lagi po yung agriculture kasi iyon po yung aming talagang inaay po na magkaroon ng bagsakan at makilala po talaga na dito sa First Organic Town ng bayan ng Baras ay makakahanap kayo hindi lang ng masarap na bigas na colorful kung hindi yung mga gulay po na mas malalong masustansyal. So soon working yan po, ayun po yung aim ng program ni Mayor na pag dumami makuha po namin saka po ilalagay po doon sa wala pakasirte natin ang daming yung mga port bed. Madami yung mahatak dyan. Yes. Para yeah, sa pinindin. Very grateful po kami. Subscribe po ka. Wala pa nga 2 months. Ito na siya. Matuwal. Nakasubscribe po kay Sir. Salamat po. Proud and proud ng mahal. Marat sa'yo, Sir. Oo nga. Salamat ka madami. Ako po magtatanong, pwede ba? Yes. Ako nag-interview eh. Parang nabaliktad. Eh, kasi ano po, syempre kami po, si engineer, subscriber, kasi dahil sa agri po siya. Pero how about us po na hindi naman line sa agriculture? Kayo po, sir, ang inyo po ba ano talagang... Bakit po na bigla kayo na line sa agriculture po? Ano po, communication graduate po ako. Pero yung unang TV show ko sa TV ay agriculture. Ayun. So, abang nag-grow yung knowledge ko sa video production, nag-grow yung knowledge ko sa agriculture. Ayun. Okay. Kaya, naiintindihan ko yung language ng agriculture. Saan ang tawi-tawi? May tanaw, nakakarating ko eh. Grabe, no? Siya pa siya ito po, LGU. Mga farming doon. LGU. So, pwede lang siya. Shout out. LGU. Ay, makakapunta ka sa Mindanao eh. Tapo, opo. Ay, doon. Mapapalood kita doon. Yung mga naruro, yung mga naalaga ata ng mga... Lobster. Last day. Okay. Eh, nasabi niyo ba yung ano, kapag merong
course na agriculture, full sagot ng LG yung ano yung scholarship. Dito sa Baras, halimbawa may anak sila na agriculture ang course. Mm. Inang isa yun sa nung kaya ng punong bahay para magpatuloy yung pagiging organic. Para mag ano pa rin. Sa pong programa niya. Apat yata yung apat po yata yung ano na. O lima. Yung scholars. Yung scholars. Na agriculture ang course. Pero yun aming lumang simbahan. Municipio. Ito yung luma. Ito yung aming lumang simbahan. Ito na yun. Tinatapos na growing na plenty. Pag-harvest yung mga farmers sa likod. Pero, nakayon yung mga story mill na ilolo ko sa mambo yung sa organic zone natin. Lolo ko nag-harvest sa organic zone. So sir, pupunta tayo sa ano sa Banggad ng Banas. Sige sir. Sir tayo, then pupunta tayo sa akin sa farm. Sa farm natin. Pambayan. Kaya tayo. Ah, sige po sir. Okay, para yung oras mo bibigyan. Pero you promise ba, okay ka tayo malis dito, makakuha mo sa amin, babalikan mo kami. Opo! Opo! Ang dami yung... Kasi halos ng mga tiga-baras sa tiga-sunod mo eh. Opo, opo. Oo, kung marami kang pan sa iba, pero mas marami sa Baras. Mayor, may iwanan. Kaya na. Opo, sir, buddy. Mayor, meeting ko pa ha? Opo, opo. Babalik mo. Anak ha? Okay. Ang bago kaming taga-PUP rin ko. Ma'am, kailangan mo ba ng pasulong? May perfect. Ilog to charts. Tapos sa hapon naman, sayawan naman ng pati. Yan naman yung gusto mong humiling ng girlfriend. Tapos yung sinasabi niya ba sa Agape, kauna naman yun. Tapos may concert naman. Pero ito yung pinaka-fiesta ba? Hindi. Dati kasi ito yung fiesta namin. Eh, mali pala. Kasi St. Joseph kami. Hindi worker. So, kaya lang, nasa ano na, nakagawian na. Tinuloy namin na special. Paren, kaya meron pa rin. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke Online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness, how it works. Instruct, inspire, succeed.